Nito lang nakaraang Hulyo nang ma-feature sa Bacdao Sinirangan ang matagal nang nakatenggang hanging bridge ng Barangay San Mateo. Makalipas ang isang buwan, malaking pasasalamat ng mga residente dahil muli na itong pinapagawa. 2016 yung nag-umpisa. Pahinto-hinto naman yung pag trabaho nila dyan, lalo na pag naulan. Sa ngayon, patuloy ang paggawa na ng hanging bridge. Makikita na natin yung daanan ng tao. Bunsod nito, lubos na ikinatutuwa ng mga taga San Mateo ang mga benepisyong maidudulot sa kanila kapag natapos na ang tulay. Ayon kay Barangay Chairman Henry Cabalya Jr., malaking ginhawa o manto hindi lang para sa kanilang barangay, kundi pati na rin sa Barangay San Andres. Dalawang barangay ang makikinabang sa hanging bridge na ito, ang Barangay San Mateo at Barangay San Andres. Oras na emergency, madali kami makatawid. Madali na ang transportasyon namin dito pag baha. Malaking ginhawa to para sa amin na makakatawid kami papuntang bayan na hindi mababasa at walang gastos. Subalit may mga pangamba pa rin ang ilang mga mamamayan bunsod sa mahinang pundasyon o mano ng tulay. Pakiusap ni Ginang Rosaida Kial, isang BHW ng barangay, gawing matibay ang paggawa nito para na rin sa mga kaligtasan ng mga naninirahan dito. Pinaglaanan niya ng gastos dapat yung matibay na gawain, hindi yung substandard na materials. Tapos kawawa yung mamamayan dito eh. Sa tingin ko, hindi naman siya granted eh. Kasi crack na yung pundasyon. Dapat kung gumawa lang sila niyan, dapat granted na talaga para safety yung mga tao. Kaya't panawagan ng mga taga San Mateo pagtibayin umano ang paggawa ng pundasyon ng kanilang tulay nang matiyak ang kanilang mga kaligtasan at mga kalooban nila ay mapalagay. Sana ayusin pa to ng naaayon sa mga senior citizen at mga PWD para hindi sila mahirapan sa pagtawid. Ang mukhain namin, sana maging maganda yung pagkagawa ng tulay, yung pundasyon para pag oras ng may kalamidad, hindi ito bibigay. Matibay sana kasi natatakot kami, lalo na ngayon pag umuulan, bumabaha. Ang hinihiling lang namin na dapat sana hindi substandard kasi sayang lang yung gastos ng publiko. Mula rito sa Barangay San Mateo, Borongan City, ito po si Ayana Bula, tagapagatid ng impormasyon sa mga Estehanon, province-wide, region-wide, nationwide, and worldwide.